Okay, application doon sa ginawa natin yung commercial gothic practice, okay? So, gagawa tayo ng lettering isang word. Let's say sabihin natin, kung kayo ay magle-lettering o gagawa na ng lettering project ninyo, kukunin nyo muna yung gitna ng word, ano? Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, ito yung gitna. Para mailagay natin sa sentro yung ating gagawin na. Halimbawa, ito yung sentro ng ating drawing space. Ayan. So, ito yung gitna. Ibig sabihin, itong dalawa na to, dapat nandito yung Q and A para sentro yung ating gawa. Okay, much better kung i-compute nyo by vertical stem. Kasi in case na may letter M and W, mahirapan kayo mag-gitna. Ano? Since ito ay wala, in between tayo, Q and A. Tigtatato naman vertical stem nito. So, if you will multiply, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 3, 18. So, half of 18 is 9. So, 9 siya dito, no? So, lagay nyo na spacing, depende sa inyo. 4mm, half mm, nasa inyo yan, ano? Depende. Okay, let's start. So, since yun ay U and A, ito tayo. Meron tayong ready dito na nakagraph na natin, ano? So, dito ang U. O, layout na natin. U. Para hindi kayo malito, para makalimot. So, U. Okay? Tapos, A. Sabi natin, lalagpas lang ng kaunti. Yung letter A. Then, we have to measure this. Okay? Ayan. Okay, ganun din dito sa kabila. Konti. Letter. Ano, sorry. Dito ay half. Tapos usog siya rito. Half siya dapat. Ayan. 1 cm natin. Usog lang ng konti. Ayan. Half. So, papatak na dito ang ating letter A. Okay. Letter A, ganun din dito. So, 1 cm. Ayan siya. Okay. Wait natin. Letter A. Okay. So, meron tayong letter A. Then, R. R natin. Sketch. R. R. Corner to corner natin, sabi natin, gagamitin natin reference. Letter R. Then, this point. Ayan, point na yan. Pagdating dito, labas lang natin ng konti. So, ginamit natin spacing between letters is around 4 and N. The letter E. Ayan siya. Ayan, ano? Then, Q. Q, sabi natin, baka lang tayo ng letter O. Letter O. Letter O. Tapos lagyan lang natin sa gitna ng sabi natin, lalagpas lang ng kanti dito para doon sa kanyang buntot. Okay. Then S. S. Ano? So, bibilog lang natin yan. Bilog lang natin to. Tapos, ito. Tapos, ayan. Okay. Kuha natin to para maka-form tayo ng A. Dalawang donut. So, ma-form na natin yung letter S. Half. Kunin natin yung half. Then, half. S. Then, square. Then, letter M. Sa letter M, ganito lang ano. 1, 2, 3, 4, 4 na vertical stem. Then, second line. Markahan natin second line. Second line, horizontal. Second line, vertical. Tuldok, ganun din doon sa third line, fourth line. Ano? Line tayo, hindi stem. Markahan natin. Then,
in between, between second stem, marka center ng third stem, tuldok. Then sa baba, pang ilan linya, second line to the last. Okay? Then sa center, tuldukan. Then, third vertical, second vertical line, center. Then third vertical line, center. Connect natin. One, two, three, four. Automatic, may letter M kayo. Once we have inked this, okay, gawa natin siya ng outline. Ah, kita natin ano. Outline. Ah, dito medyo may ingat na tayo kasi ito na yung pinaka-pinali natin. So, mahirap ang erase pag nagkamali. Anyway, as a beginner, talagang yun naman agad mapaperfect natin. Yan na na. Pero, pag nag-practice kayo na nag-practice, ayan. Doon nyo lang ma-master yan. Using T-square or triangle, if you have, oh, mas mabilis lang kasi kapag T-square, magamit kayo ng T-square. Why? Sample lang natin na lang. Gawin natin lahat ang horizontal muna. Unahin natin ng U dito sa taas. Then A. Then R a little bit. Then E. Ayan. Taas siya. Okay. Mas maganda kung may sign pen kayo. Pagkatapos, no, pag medyo may budget na, technical pens, paunti-unti, makakapagpunta kayo ng gamit, then, no, pwede na kayong tumanggap ngayon ng inyong project. Okay. So, this is horizontal. Then, next is vertical. No, lahat ng vertical, gawin natin. Vertical lines. 1, 2, 3. Make sure nyo ang lines nyo ay nagmimit ha, para buhay yung kanto. Okay, o, puro pala tayo vertical lines lang muna, no? Vertical lines para mabilis. Okay. Vertical lines. Wala ng vertical lines natin. Ayan. Tatantayin nyo na para doon sa curve, ha? Kung saan sila mag-limit. As you can observe, na may maintain niya yung kanyang width. Pag tinignan mo sa malayo, pantay-pantay yung kanyang lapad o kapal. Nung kanyang stem. Ayan, nakalimutan tayo ng horizontal. Then here, horizontal, 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 horizontal. Okay, then diagonal. No, diagonal tayo. Here, diagonal, diagonal. Okay. Diagonal. A. Then, sana tayo. Curve line tayo. Curve line. Starts tayo sa letter A. O R. Sorry. Now, later on, pag nag-shading tayo, doon na lang natin siya. Ito perfect. Now, sabi ko sa inyo, dapat yung practicing ng ating freehand line exercise, yun ang beginning ng, kaya kung bakit nakikita nyo, no, halos, nakakaya na natin ng curve lines. So, sa matagal na practicing na gano'n, then lettering, laging practice, unti-unti na may maintain na natin yung
gawa ng curb lines. Okay. U. Ayan. Magandang libangan to, ano guys? Pag wala kang ginagawa, lalagpang ganyan ngayon. Ayan. Pag may face to face na, at least meron kayong may kukwento na what is yung warranty niya. Letter S. Tatuloy natin ng letter S. So, connect lang natin siya. S. Small donut, small hole. Ayan. Ayan. Sabi natin, lalabas ng konti mamaya yung curb dito. Connect natin siya. Okay? So, ito na lang vertical line. Ang last natin. Then connect. Then connect. Okay, so meron na tayong outline ng ating ginawang normal letters para dun sa application ng practice natin nung kanina, no? Part 2, i-shade natin. Yan, okay? So watch nyo yung part 2 paano ang shading.